Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinanggi ng Department of National Defense ang di umano'y commitment ng Pilipinas para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Reaction ito ni Secretary Delphine Lorenzana makaraang sabihin ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian na dapat alisin ang naturang barko sa kanila umanong teritoryo. Ipinaliwanag ni Lorenzana na taong 1999 pa ay nasa Ayungin Shoal na ang BRP Sierra Madre upang magsilbing garrison ng pwersa ng pamahalaan na nakatalaga at nagbabantay sa naturang lugar. Iginiit pa ng Lihim na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at walang sino man ang may karapatang magpaalis sa mga bangka o barko ng Pilipino. Sa halip, sinabi ni Lorenzana na ang mga barko ng China ang trespasser sa naturang teritoryo. Dumating na sa bansa ang higit 3 milyong doses ng AstraZeneca vaccines na donasyon ng United Kingdom sa Pilipinas. Pasado alas 4 ng hapon, nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang nasa 3.1 milyon na bakuna na gawa ng British-Swedish Pharmaceutical Company. Bahagi ito ng 5.22 million doses na pangako ng UK government sa pamamagitan ng COVAX facility. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, may inaasahan pa silang delivery ng higit 2 milyong doses ng AstraZeneca sa Biyernes at Sabado. Nasa 34 million Filipinos na ang fully vaccinated at target ng pamahalaan na mabigyan ng bakuna ang nasa 15 milyong katao sa vaccination days sa November 29 hanggang December 1. Sa ating COVID update, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng karagdagang 975 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong Webes, November 25. Sa kabila nito, patuloy naman ang pagbaba ng aktibong kaso na umaabot na lamang ngayon sa 17,796. May mahigit 1,000 ang gumaling ngayong araw o kabuang 2,763,947. Sa ngayon ay nasa 2,829,818 ang kabuang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa buong bansa. Nasa 47,875 ang bilang ng mga nasawi matapos makapagtala ng 193 COVID deaths ngayong araw. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Sa pagkakasupil ng presensya ng makakaliwang grupo sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro, paano nakasunod ang tribong buhid at tribong hanunuo sa mabilis na pag-usad ng kanilang pamayanan? We work very hard for barangays. I want them to feel that they belong. Kasama si Cesar Soriano, saksihan ang pagkakapit-bisig ng mga katutubo, militar at pamahalaang lokal upang sabay-sabay na umangat ang bawat mamamayan sa Bayan ng Progreso. Magandang gabi, Pilipinas! At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.